June 28, 2021, ito na ang pinakahihintay na last shot, ang trigger shot. Dalawang injections ulit. At this time, may oras. Kailangan 8 PM, ma-inject ko na siya. Dahil pag nalita ko ng inject, maaaring magka-problema sa egg retrieval ko. Maaaring hindi ma-harvest ang mga eggs ko. Kaya this time, hindi ako pwedeng magkamali. Tapos ko rin ng isang injection. May isa pa. Sa wakas, last na to. Ang inaalala ko naman ngayon, yung egg retrieval operation. Sobrang kinakabahan ako. Natatakot ako. Pero kaya ko to. Kakayanin namin to. Sobrang saya ko nito at nakatapos na ako ng 17 injection sa loob ng 13 days. Nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Pinatatag niya ako at binigyan ng maraming lakas ng loob. HCG 5000 at Lupron injection para sa trigger shot ko. June 30, 2021, ito na ang pinakahihintay na egg retrieval day. Sa mga babae na pagdadaanan din ang IVF journey, ang maipapayo ko lang, huwag kayong susuko at kailangan nyo ng partner na handang suportahan kayo na laging nakagabay sa tabi nyo. Maraming salamat sa asawa ko na laging nasa tabi ko
na laging nag-aangat sa akin kapag nanghihina na ako. At syempre, lagi kayo magtitiwala sa plano ng Diyos. Ito ang procedure ng egg retrieval. Gamit ang transvaginal ultrasound, gagabayan nito ang needle papunta sa ovary para ma-retrieve ang eggs. Sa needle, may nakakonect na suction device papunta sa test tube at dun ilalagay ang mga na-retrieve na mga eggs. Ito naman ang ICSI process. Kung mababa ang sperm count ng lalaki, kukuha lang ng isang healthy sperm at i-inject mismo ito sa egg para ma-fertilize ito. At i-freeze ang mga normal embryo bago ito i-transfer sa uterus. Ito na, mag-start na ang procedure. Pero syempre, picture muna bago ako patulugin. Ayan na, tapos na ang procedure. Nasa recovery room na ako ngayon. O diba, nakakapag-video pa ako. 27 eggs nga pala ang na-retrieve sa akin. Pero syempre, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kailangan pang i-fertilize ito. Kaya hindi pa alam kung ilan ang matitira ang embryo. Maghihintay pa kami ng result sa mga susunod na araw. Isa lang ang pinagdarasal ko sa Diyos ngayon, na maraming matirang normal embryo. July 1, 2021 nang nakatanggap kami ng email mula sa clinic. Sa 27 eggs na na-retrieve sa akin, 19 eggs lang ang matured. At 7 lang ang na-fertilize through ICSI process. Hindi pa tapos ang development ng mga embryo namin, kaya babalik pa kami sa clinic sa July 6 para sa final result ng embryo. At ito na nga ang final result. 2 embryo na lang ang nagpatuloy sa pag-develop. At sabi ng doktor namin na yung 2 embryo na yon ay mababa ang rate. Meaning, mababa rin ang chance na maging successful ito. Hindi kasi naging maganda ang pag-fertilize ng mga embryos namin. Posible daw na dahilan ay ang quality ng sperm. Pero sabi ng doktor, itatransfer pa rin namin next month ang pinaka-best embryo sa 2. Sobrang nanghihina ako ng mga oras na ito. Ipapaubay ako na lang ang lahat sa Diyos. Alam ko walang imposible sa Kanya. July 19, 2021, bumalik kami sa clinic para sa preparation ng cycle ko para sa embryo transfer. Pinigyan ako ng Estrana tape para sa estrogen hormone. Ididikit ko lang sa puson ko ang 4 na piraso nito at papalitan every 2 days. July 26, 2021, check-up day ulit. Kinunan ako ng 1 tube ng dugo. August 3, 2021, bumalik ulit kami sa clinic. Kinunan ulit ako ng 1 tube ng dugo. Binigyan din ako ng Lutinus 100mg vaginal tablet para sa progesterone hormone. Ipapasok ito sa vagina 2 times a day. At sa wakas, after ng ilang check-up, August 7, 2021, it's our frozen embryo transfer day. Sobrang kinakabahan kami sa mga oras na ito. Tanging pinapanalangin namin sa Diyos na sana maging successful ang first embryo transfer namin. Walang oras at araw na hindi ako nanalangin. Mas lalo akong nanalig sa Diyos at nagtiwala sa Kanya. Ito ang embryo namin na itatransfer sa akin ngayon. It's a day 3 frozen embryo, 7 cell grade 3. At syempre, picture muna bago pumasok sa operating room. August 21, 2021, bumalik kami sa clinic para sa blood test kung positive or negative ang result. Sobrang kabado kami sa mga oras na ito. At sobrang nagulat din kami nung binasa ng doktor ang result. It's positive! I'm 4 weeks and 3 days pregnant. Sobrang saya ng puso ko sa mga oras na ito. Naiiyak ako sa tuwa na hindi ako makapaniwala. Nasa wakas, nagbunga din ang lahat ng pinagdaanan namin sa journey na ito. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dininig niya ang panalangin ko. Tinupad niya ang pamilya na pinapangarap ko. Ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. August 28, 2021 ang first ultrasound ni baby. 5 weeks and 3 days na siya ngayon. Kapit ka lang dyan anak ko ha. Hawak ka lang kay mami. Mahal na mahal ka namin ni daddy. Mahal na mahal ka namin lahat. Kita ulit tayo sa 6 weeks mo ha. Parinig mo kay mami at daddy yung heartbeat mo. I love you anak ko. At para naman sa asawa ko, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil sa 33 appointments natin sa doktor, lagi kang nasa tabi ko